isang umagang nakangiti. At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man sili ang langit. Di mo man sili, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat paroroonan at sa iyong paglisan ang tanging pabaon ko ay pagbuhos ng unang sa haplos ng hangin. Yes, added to the soul of Rufino L. Panuncio Sr., O Lord, and let your perpetual light shine upon him forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, Almighty Father, who have strengthened us by the mystery of the cross and promised us a share in the mystery of your Son's resurrection, mercifully grant, we pray, that your departed servant, the late former barangay captain Rufino L. Panuncio Sr., may be gathered into the company of your chosen ones. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. A reading from the Book of Wisdom. Those of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem to be dead, and their passing away was taught in affliction, and they're going forth from us. But they are in peace. For if before men and women, indeed, they be punished, yet is their hope full of immortality. Just this a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings. Time of their visitation, they shall shine and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with the elect. The word of the Lord. Responsorial Psalm. Let our response be: Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. He refreshes my soul. Response. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, that you are with me.
Even when I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side. With your rod and your staff that give me courage, response. Although I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. You spread the table before me and the side of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. Response. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Only goodness and kindness follow me. All the days of my life, I shall dwell in the house of the Lord. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Please. Pusong nakikiramay mo sa iyong pamilya. Nakikita na mahati po kami. Kinakapitahan ng kahinaan ng kalooban. No? Pero nung magkakasal na po siya sa isang barangay, yung ikakasal niya po, papunta yung babae, yung bride, na aksidente po, buntis pa naman, namatay. Kaya po nalulukot po si Cardinal. Pero sabi niya, dapat hindi ako makikita ng mga tao na mahina. Kailangan malakas ako. No? At ay miss na misa po sa kasal, ang kanyang idinaos at ito po ay may kasiyahan na uwi po sa misa sa patay. Siya po ay nag-homily na, sinisikap niya po na huwag umiyak, pero pati boses niya at unti-unti po naiiyak siya, pero pinipigilan niya kasi sabi niya, gusto ko makita ako ng mga tao na malakas, no? Na hindi pinakakitahan ng kahinaan, no? Bilang bago nila ang pura paroko. Pero pagkatapos po nun, ang sabi ng commentator sa kanya, Father, nakita po namin, na-observe ko po na parang luluha po kayo, pinipigilan nyo. Hindi, malakas ako, sabi ni Cardinal Tagle. Pero dati po pari pa po siya, Father Tagle pa po. Pero alam niyo po, sabi ng commentator, alam niyo po natutuwa kami kasi meron po kaming bagong parish priest, no? Bagong pura paroko, na alam namin na nakikibahagi sa amin, nakikisa sa amin. Lalo-lalo na sa oras ng aming mga pagdadalamhati. No? Medyo brothers and sisters in Christ, isa po sa mga corporal works of mercy, no? Isa po sa mga gawain para tayo ay pumunta sa langit ay makidalamhati sa mga taong nangungulila, lalo-lalo na kapag sila ay namatayan. No? Bukod po sa pagdalo sa may sakit, no? Bukod po sa pagpapakain sa mga nagugutom, no? Bukod po sa mga tao na pakikinig, no? Sa mga tao na may mga problema sa ating sa pamilya ng ating limahong si Rufino Senior, no? Ito po ay gawain ng Diyos, ng maka-Diyos, no? Kaya po sana po ay ipagpatuloy po natin ang paggawa ng kabutihan katulad po ni late Barangay Captain Rufino Senior. Bilang Barangay Captain, hindi man po ako naging barangay official, pero alam ko po ang barangay captain ay puntaan po, lalong-lalo na kapag ang mga nasasakupan niya po ay mayroong mga problema, no, bilang isang leader. Sabi nga ng isang kakilala ko, lahat naman ng mga Pilipino nasisipag, nakasigaling po siya sa Japan, no, at katulad din tayo ng mga Japanese, masisipag, pero ba't tayo hindi umuunlad? Siguro ay kulang tayo sa mga mabubuting leader. No? Kapag mabuti ang leader po natin, hindi dahil tayo ay tamad, kulang tayo ng isang mabuting leader. Pag mabuti po ang leader po natin ay uunlad po. Importante po yung paggawa ng kabutihan, dahil habang tayo ay nabubuhay, no, tayo ay magkakaroon ng reward. Kasi paano pa tayo gagawa ng kabutihan? Patay na nga tayo. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa, gagawa tayo ng kabutihan. Hindi tayo sasabihin na Diyos, o barangay captain ka ba? O pari ka ba? O doktor ka ba? Hindi. Ang sasabihin niya, ano ba ang nagawa mong kabutihan? Lalong-lalo na sa mga aba.
lalong-lalo na sa mga dukha. Duman po ang kaya natin gawin, sabihin kabutihan, gawin ang kabutihan, gawin po natin habang tayo'y nabubuhay. Dahil ito po ang makapagpapalalit sa atin. No? At ito rin po ang mga paraan kapag si Rufino Senior, nandito pa po siya sa lupa. 40 days, kaya nga may 40 days din po kayo. Apat na pong araw bago po siya umakyat sa langit. Ngayon po si Jesus Christ, nung sinelebrate po natin yung Easter Sunday, ay namuli siyang nabuhay. Pero nanatili pa po siya dito ng 40 days bago po siya umakyat. Kaya ganun din po yung reference natin. Kaya tayo nag-celebrate ng 40 days kasi pag 40 days, aakyat na si Rufino Senior sa langit. Pero bago siya umakyat sa langit, mapapabilis ito kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan at ang kabutihan natin ay kasama ang ating panalangin para sa Kanya, mas mapapabilis ang Kanyang pag-akyat sa langit. Pero pagkatapos siya nakaakyat sa langit, siya naman po ang magdarasal sa inyo. Hindi po kayo nawalan ng magulang. Meron na po kayong dalawang magulang sa langit. At kapag kayo ay merong magulang sa langit, what a good prayer is that, no? May nagdarasal para sa inyo. Hindi natatapos ang kanilang pagiging magulang sa inyo. Ipinagdarasal kayo, lalong-lalo na kapag nahihirapan kayo sa buhay, meron pa rin kayong mga magulang na nagdarasal sa langit. Kasama si Mama Mary, lahat ng mga santo at mga banal, they are all our intercessors. Sila ang ating mga taga-pagdasal sa langit. Pero habang sila po ay nandirito pa, pagdasal po natin ng si Rufino Senior para mapabilis ang kanyang pag-akyat sa langit. At wala na pong mas makahihigit sa pinakamataas na panalangin, ang panalangin ng banal na misa. Kaya ang banal na misa ito ay inahalin po natin para sa kaluluwa, the late former Barangay Captain Rufino L. Panuncio Senior, both now and forever. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Rufino Senior, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Amen. Muli, kami po'y nakikiramay. Please all stand. In baptism, Rufino received the light of Christ. Scatter the darkness now. Lead him over the waters of death. In your mercy, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Our brother Rufino was nourished the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. The family and friends of Rufino seek comfort and consolation, heal their pain, and dispel the darkness and doubt that come from grief. We ask you, Lord. Manahimik po tayo sumandali at ipanalangin po natin ang ating mga personal na kahilingan, lalong-lalo na po ang kaluluwa ng ating pinakamamahal na yumaong Rufino Senior. Thank you.
brethren, that my sacrifice and yours may be accepted to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for the good and the good of all His holy church. Look with favor, O Lord, on your servant, the late Rufino Legarda Panuncio Sr., for whom we offer you the sacrifice of praise, humbly entreating that reconciled with you to these devoted offices, he may merit to rise again to life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. In Him, the hope of blessed resurrection is dawned, that those saddened by the certainty of dying may be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed not ended, and when deserved dwelling turns to dust, and eternal dwellings made ready for them in heaven. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please remain standing. Manatili lang po kayong nakatayo. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these lips, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mystery of faith. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Victor, our Bishop, our Archbishop, and all the clergy. Remember also your servant, the late Rufino Legarda Panuncio Sr., whom you have called from this world to yourself. Grant that he was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. So for me, no.
verse, Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin. Kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you, Paul. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Manatili lang po kayong nakatayo. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am an authority that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. The body and blood of Christ, keep us safe for eternal life. Amen. Let us pray.
Renewed by this life-giving sacrament, we pray, O Lord, that the soul of our brother, the late Rufino Ligarda Panuncio Sr., to whom you gave a pardon and covenant, may be purified by the power of this mystery and rejoice without end in the peace of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Fatima, may God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. May I request the immediate family to please gather around the Pinas evening. Before we go our separate ways, let us take leave of our brother Peter Senior. May our farewell express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet him again with the love of Christ which conquers all things, stress, even death itself. For every prayer, let your response be: receive his soul to present him to God the Most High. Peace with you. Receive his soul and present to God the Most High. Saints of God come to his aid. Hasten to meet him, angels of the Lord. Response: receive his soul and present him to God the Most High. May Christ who called you take you to himself. May angels lead you to the bosom of Abraham. Response: receive his soul and present him to God the Most High. And let rest grant unto the soul of Rufino Senior, O Lord. And let perpetual shine upon him. Response: receive his soul and present him to God the Most High. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Rufino Senior, in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, we will rise with him on the last day. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servants, and help us to be able to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ and are renewed with our brother forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Come, you who are blessed by my Father, says the Lord. Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Let us pray, Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb. You hallowed the gates of all who believe in you, and made the grave a sign of hope, that promises resurrection, even as it came to our mortal bodies. Grant we pray that our brother, the late Rufino Senior, may sleep there in peace until you awaken him to glory, for you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your life you see light, and then you know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Together we pray, our Father. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our birth. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya sa ating pagmamahal.
dinagda, dala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Let us pray. God of holiness and power, accept our prayers on behalf of your servant, the late Rufino de Garda Anuncio Sr. Do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto the soul of the late Rufino Sr. O Lord. And let purple shine upon him. May he rest in peace. Amen. The souls of all the faithful departed, especially the soul of the late Rufino Sr., to the mercy of God, rest in peace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your head and pray for God's blessing. Merciful Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry of you in their need and strengthen your hope in your lasting goodness. We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you all. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin. Di man umihip ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, at sa iyong paglisan ang tanging pabaon ko ay pag-ibig, ay ang Diyos Pritil Santo. Amen. Ginoo, pinisinin ang mga kalanon amon pagabatunon. Halin sa imo kayo pagigay Kristo nga amon Ginoo. Amon nga yaratas ng mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman imong pagbot, diri sa duta, sining sa langit.
Magimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya, ang ginoyaran sa imo. Ginadayo ka labi sa babae nga tanan ka. Ginadayo manambong sa imo tiyan nga si Jesus. Sa ngalan sa namay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Mayad-ayad nga gabi sa aton tanan, sa pamilya, abiyan, kakilala, kapirintihan, espesyal nga mga bisita, at mga naupod sa aton himata nga nagtaliwan. Welcome sa aton necrological service para sa aton late former barangay captain, at the same time barangay kagawad, ang public servant, Honorable Rufino Panoncio Sr. alias Pinot. Subong nga gabi, aton pagadumdumon, kagpagahatagan sang tion ag atensyon, ang iya mga naobrahan, nabuligan, ag napabilin nga ligasiya, hindi lamang sa iya pamilya, kundi pati man sa patag sang politika, ila binagit sa mga tawo nga iya na serbisyuhan ag nabuligan sa mahaba nga panahon nga siya naging kapitan ag naging leader it aton nga barangay. Para sa pagbukas sa sining programa, ginahinyo ko ang presensya ni Sir Herbert Panoncio, isa sa mga unga it aton nga himata para maghatag sang iya pang abi-abi nga mensahe. Una ka dinat kuan ko gid kamo, gina welcome naon kamo. Mayong ka una ga mayong gabi gid sa tanan. Pasensya gid pat say na surprise ako. Sa mong bisita nga sa nagkalain-lain nga lugar,
nga hindi ko makuan kung nagdi naghalalin nga lugar ang amon, ang mga kaparintihan namon, mga amigos, amigas, kag sa bukos namon nga pamilya nga bisan sa diin, kada isya ka namon may mga bisita nga naghalin sa nagkalain-lain nga lugar. Ang panunsyo Legarda Bigubira nagapanggit kaninyo gaabi-abi nga sa amon nga kalisod bisan malisod kanamon matsanalipay kami nga sa ay kay tatay ginbilinan na kami it manami ng mga ihimplo pagi saan ang pagservisyo sa barangay ang unagin kanamon sa amon nga panimalay nga ginhimo na ang tanan para ma-umpisa sa amon nga pagpangabuhi gindiyahan na kami ni nanay kung paano na kami ginpalagko agin din pa ano sa insakto mapagpangabuhi nga amon kapabilin sa amon nga tagipusoon nga pag-aamligan. Di kon paglawigon anay siyempre saktang kakaon kamo magapadayon ang aton nga gamay nga programa sa katapusan nga rang gabi nga kabay pa sa itatay nga pagtaliwan hindi man gitit hang o masakit ka namon bato namon nabisan papaano wa paraan namon hindi ka pa kami gusto nga baduwa sa among luy o galing wa kami mahimo kag nagabakod sa among tagipusoon nga duro man gali nga nagapalangga kay tatay gani sa kanamon nga magbuto agapasalamat gid kami tanggod sa tanan nga mga bisita ni tatay mayag-ayag nga gabi kanaton tanan padayon sa paghihapon na enjoy lang madamo nga salamat Sir Herbert Panancio. Isa sa mga tinutuyo sa sininga programa amo ang paghatag sang dumog kag kadayawan sa aton himata nga nagtaliwan bilang mga opisyal sang aton barangay sa pagpanguna ni Honorable Sim Pasico Vera, ang aton kapitan, kami nagdihon sang tikang para si Uncle Pinot mapasidunggan. Kaysa yod man kita na si Uncle Pinot naging responsable, naging maaaluan, naging mabuot at aktibo nga matutuod nga public servant it aton nga barangay. Gani, akon ginahinyo si Honorable Jane Gardose para basahon ang sulod nga resolusyon para sa aton himata na si former Barangay Captain Rufino Panancio Sr. sa Barangay nga level kag ini pagasundan sa liga ng mga barangay kag ang sangguniang bayan members. Of the Philippines, Province of Capiz, Municipality of Mindan, Barangay Hainan Norte. Office of the Sangguniang Barangay, Resolution No. 20, Series of 2024. Conveying the profound condolences of the Sangguniang Barangay of Barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz, to the bereaved family of the late former Punong Barangay and Sangguniang Barangay member, Rufino L. Panuncio Sr. Whereas, the Sangguniang Barangay of Barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz was in deep sorrow with the passing away of late former Punong Barangay and Sangguniang Barangay member Rufino L. Panuncio Sr. of Barangay Hainan Norte, Hamindan, Capiz, who passed away on March 31, 2024 at the age of 82 years old. Whereas, the late former Punong Barangay is one of the respected citizens of his barangay, has been a sincere public servant
always ready to lend a helping hand and a true godly leader, having served as Punong Barangay from 1987 to 2010 and Sangguniang Barangay member from 2013 to 2018 until joined his creator. Whereas the late Punong Barangay and Sangguniang Barangay member shall be in the memories of the officials and people of this barangay for his leadership, inspiration, and active participation in maintaining peace and order of his barangay. Now, therefore, premises consider the Honorable Sangguniang Barangay and Session Assembled resolved, as it is hereby resolved to convey, as it is hereby conveying its profound condolence with sympathy to the very family of the late former Punong Barangay and Sangguniang Barangay member, Rufino L. Panuncio Sr. of Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. Unanimously adopted on the regular session of the Honorable Sangguniang Barangay of Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz on April 13, 2024 on motion of Kagawad, Larry G. Natavio, duly seconded by Jane L. Gardose. I hereby certify to the correctness of the above quoted resolution, duly adopted by the Honorable Sangguniang Barangay on the date mentioned above. Signed by Punong Barangay, Honorable Simpasico V. Vera, Sangguniang Barangay Member, Honorable Larry G. Natavio, Honorable Jane L. Gardose, Honorable Efren V. Mariano, Honorable Rachel Kate A. Guillermo, Honorable Henry E. Zonio, Honorable Maria Excellent G. Catedrilla, Honorable Jocelyn P. Revicencio, and SK Chairperson, Honorable James E. Villases, assisted by Barangay Secretary Glory Jane V. Vergara. Republic of the Philippines, Province of Capiz, Municipality of Hamindan, Liga ng Mga Barangay, Resolution Number 1, 2024, conveying the profound condolences of the Liga ng Mga Barangay of Hamindan Capiz to the bereaved family of the late former Punong Barangay Rufino L. Panuncio Sr. of Barangay Haina Norte, Hamindan Capiz. Whereas the Liga ng Mga Barangay of Hamindan Capiz was deep sorrow with the passing away of the late former Punong Barangay Rufino Ligarda Panuncio Sr. of Barangay Haina Norte, Hamindan Capiz, who passed away on March 31, 2024 of the age of 82 years old. Whereas the former Punong Barangay Rufino L. Panuncio Sr. is one of the respective citizens of the barangay, a sincere public servant, always ready to lend a helping hand, and a true and godly leader, having served as barangay councilman in the late 1970s, appointed an OIC of barangay captain in 1987. Elected Punong Barangay for the term, 3 terms of Sangguniang Barangay member for 1 term. Whereas the late former barangay, Punong Barangay shall be in the memories of the colleges in the Liga ng Mga Barangay for the leadership, inspiration, and active participation in the program and the project of League. Now therefore, premises considered, the Liga ng Mga Barangay of Hamindan Capiz in session as involved resolved at the hereby resolved to convey, as in hereby conveys a profound condolence barangay with sympathy to the bereaved family of this late former Punong Barangay Rufino L. Panuncio Sr., Barangay Haina Norte, Hamindan Capiz. Unanimously adopted on the regular session of the Honorable Liga ng Mga Barangay of the on of Hamindan on April 19, 2024 on joint motion, I hereby certify that connection of the above quote resolution duly adopted by the Honorable Sangguniang Bayan of mentioned above. Signed, Liga President Edwin Marquez. Signed, Vice President
Raul Nebuncino, signed Edwin Silvestri Auditor, signed yours truly, Secretary Liga ng Mga Barangay, signed Juan Nubli, Board of Director, signed Ulysses Guillermo, Treasurer, signed Merlinda Villa, Board of Director, signed Michael Santiago, Board of Director, signed Alejandro Mendoza, Punong Barangay, signed Ramon Gardosi, Punong Barangay, signed Bernadette Hernandez, Punong Barangay, signed Sipasik Vira, Punong Barangay, signed Anali Benedicto, Punong Barangay, signed Danica Santos, Punong Barangay, signed Neil Baladun, Punong Board of Director, signed Jenny Guillermo, Punong Barangay, signed Prescalosis, Punong Barangay, signed Ramon Vigo, Punong Barangay, signed Remy Yuriko, Punong Barangay, signed Ellen Stanislao, Punong Barangay, signed Jenny Jilin Verdi, Punong Barangay, signed Damian Miranda, Punong Barangay, signed Danny Lacson, Punong Barangay, signed Jose Graciatas, Punong Barangay, signed Dulpo Bacaro, Punong Barangay, signed Analin Asibar, Punong Barangay, signed Juana Aguilos, Punong Barangay, signed Rita Liti, Punong Barangay, signed Leonardo Flor, Punong Barangay, signed Norberto Lorente, Punong Barangay. May we request all our barangay captain to please award the resolution. So this resolution is an award to our late former barangay captain, Honorable Rufino Ligarda Panoncio Sr. So the resolution will be read by our SP member, Honorable Mia Distura. Republic of the Philippines, Province of Capiz, Municipality of Hamindan, Office of the Sangguniang Bayan, Resolution Number 2024-23, sponsored by the Committee of the Whole, by Honorable Mia B. Distura, conveying the profound condolences and sympathy to the Honorable Sangguniang Bayan of Hamindan Capiz, to the bereaved family of the late former Punong Barangay Rufino Ligarda Panoncio. Whereas, the Honorable Sangguniang Bayan is deeply saddened by the untimely demise of the late former Punong Barangay Rufino Ligarda Panoncio of Barangay Haina Norte, Hamindan Capiz, who died on March 31, 2024 at the age of 82 years old. Whereas, the late Rufino L. Panoncio was respected and admired not only by his constituents in Barangay Haina Norte, but the government and political leaders in the municipality as a generous and approachable public servant and committed to the sector and community he serves. Whereas, the late Rufino L. Panoncio served his barangay for 3 decades, having been elected as barangay councilman in the late 1970s, appointed as officer in charge barangay captain in 1987, elected as punong barangay for 3 terms, and sangguniang barangay member for 1 term, where he exhibited progressive leadership, earned and many friends with his pro-people style of barangay governance that contributed to the development of progress of Barangay Haina Norte. Whereas, not only the people of Hamindan, but the Panoncio family have lost an exceptional and generous person, a loving father, and a dear friend. Now, therefore, premises considered, the Honorable Sangguniang Bayan and Session Assembled, resolved as it is hereby resolved, to convey, as it is hereby convey, its profound condolences with sympathy to the bereaved family of the late Rufino L. Panoncio for the sorrow and loss. Unanimously adopted
on the special session of the Honorable Sangguniang Bayan of Hamindan, Capiz on April 8, 2024 in motion of Honorable Mia V. Distora, duly seconded unanimously. I hereby certify to the correctness of the above quoted resolution duly adopted by the Honorable Sangguniang Bayan on the date as stated above. Timothy V. Vistas, Secretary to the Sangguniang Bayan. Assisted and certified, Benedicto G. Lyson, SB Member, Temporary Presiding Officer. Concord, Lemuel V. Bistidas, Vice Mayor. Reggie V. Villasis, SB Member. Jacqueline A. Laurino, SB Member. Nelda B. Balacchio, SB Member. Mia V. Distura, SB Member. Herbert V. Vista, SB Member. Jonathan R. Guillermo, SB Member. Henry V. Billy, SB Member. Edwin V. Marquez, Liga President. Wia Jazel L. Potato, PSK President. Jose M. Bastian, IPMR. The award or the resolution. At this juncture, we will proceed to the testimony. Kita magapamati sang nakasari-sari nga istorya halin sa mga tawo nga iya nakaupod na serbisyohan ging saligan, pamilya, kaparyentehan at ging palangga niya nga ging palangga siya. Ang una nga magasaysay amo ang aton nga punong barangay Honorable Simpasico Vera. Salamat gid iski. Mayong gabi sa tanan nga mga bisita ni Manong Pino. Anay ko oi wayo panay. Nalipay gid ang pamilya. Labigid ang mga unga ni Manong Pinoy. Ang mga kabugtuan, pamilya it panunsyo, pamilya it ligarda, ang pamilya it bira. Sa karon nga gabi, sa katapusan ni Manong Pinoy nga nagkaliwan sa aton nga pananawan, hanggugid nga kalipay ani nga bisan ano kasubo nagasud ang kalipay tungod nga nakita namon ang mga presensya itay Manong Pinot nga mga parinti, mga amigo o mga kumpari at sa aton nga mga bisita nga ay Manong nga mga bisita mas lalo man sa mga aton nga opisyalis at banuang nga ginapamanuat aton nga municipal mayor Mac Valdimar ang sa bilog nga mga sanguniang bayan members ang sa aton nga vice mayor isaon siguro nga kun buhi pa si Manong hanggod din na nga kalipay pero padayon nga nagabuylog ang tanan bisan siya nagtaliwan yun sa aton nga pananawa. Matao man ako itakon nga testimony halin sa nag-abot ako diri sa Aina Norte. Nag-abot ako diri 1994. Nag-star ako grana. Diyan sa Ubus. Pero nakita ko kung ano si Manong ka-responsable. Kung aton nga paminsaron, pigado ang pangabuhi. Ang duro ang anang unga. Ang anang unga 12 milo.
napatay ang tatlo, bali siyam lang ang buhi. At least, igali, napatay ang apat, bali siyam ang buhi, ngaunga na. Kung ako nga paminsaron, hindi gali it, papahawit lawas ang pangabuhi. Kasi si manong nga tao magamay. Nag-a-star ako kananay dyan sa upos. Nalibukta ako kay manong, pinutit na ga-sindit at pitrumak si tigalaw na, alas dos. Makon nga panuhuta si manong it ng amutay oras na ang agang tana. Gali si manong, nag-a-panuhuta ay pagpananggot, 28 anang sangutan para ibuhi na sa anang maunga. Siyempre, edad ko, mga 20 edad ko, nag-a-star ako dyan mo. Makot na kasi dito si Manong ng Petromax, ang tagalian ng upra. Siyempre, para nga makuha na ang upra na nga iba, sa gabi na ginaupra. Amoon si Manong Pinot ka responsibly. Pag-abuti man sa pamulutika, pagpungko na it, 1997, bilang kapitan, ginpasuod ako nga tanod. Ugaling sa isang unang panahon, ako, siguro sa inyong kamo, huwag ako magbuhay sa tanong, na-discharge ako. Oo, ginasugid ko ila kaninyo. Pero, pag-abot niya sunod nga tuig, ginapuin na muna ako nga utility sa barangay, driver, tagahakot at basura, tagadulong itbangko kung may mga patay, may mga pensyon, o kung ano dyan nga mga trabaho, ako niya on. Ang ako nga buwan ay simpre magamay tayo katong ira pati 2,000. Dyan ko nakita nga kung ano sa nag-aservisyo sa barangay at sa pamuluyo. Hindon, nagsirbaran ko kanana sa anang nga pagpungko. Gin-priority na ang edukasyon sa barangay Italia Norte. Kung ano naging tawaan at wasdamlak at kasanak ang mga katauhan para maka-eskwila ang mga. Tungod ang high school malayo sa Banua magpa-eskwila ang taga-Italia Norte. Hindi na Italia Norte. Ang luluway ay nasurong sa Ganson, San Juan, tuloy pag-eskwila. Ginumpisan na naag-anang mga kaupod na council sa tawod diyan sa Macario, Bermijo, ang eskwilahan. First year high school, Pawod, Pinlod. Nakasaaw pa ganun ako, Pinlod. Nadaan ako sa, kung isa daan ako dyan sa Ubus Kanandang. Dito ko na balaan nga, in-priority na ang Boston Blanc at mga katauhan kung paano mga ka-eskwila. Ngawa at bangdanan niya malayo ang eskwilahan. Nga na dyan si Manong Pinot, hanggutid nga na batyagan itawo dito sa Italia Norte, hindi na Italia Norte, pagi sa edukasyon ng eskwilahan ng Gintokon. At ginbuligan sa it, gobernador si Vic Bermijo, pagkato ang gobernador, si Manang Itil ang mayor, wa naman tumahimo kuno sa kanyang suportaran at mga municipal, provincial, official. Ang ikaliwa, ang dagan sa kawasityuhan, siya gihapon na Asia nagitigin pariridad nga na-open ang mga pidirod. Mas lalo pa ang malayo na kuhan ulot ng busaw. Nag-umpisa sa Pico at palag ipanawaan na daon si Kagawa Dindri makahalaon sa hindun. Inumpisahan na gitawaan at Pico at palag ang tao sa buki para palahon ang agian anay. Kasi kung una, sa sapa talaga aki ang taga-sityo ulog ng busaw pa ilawod rin. Kung may produkto sa sapa at tumakas dyan sa, ano, malinawang may agupanga. Amoon siya, amoon siya nga, ang ana nga mga legasiya nga ginhimo sa barangay Taina. Bago siya, nagtapos ito ana nga termino, halos nakita namon ang nakita ipamuluyo kung ana tanan niya hinimuan mga barangay hall. Sa muna, siyempre, hindi pag-inituan, ginakuan na ang hira para nga makapatindog sa it mga tanan, mga daycare
sintir, mga outpost doon sa itinkuan nga ginpaubra. Nga ay manong pinot nga pagservisyo, hindi lang para sa anang nga personal, kundi gin palabi nangin ang pamuluyo at ang barangay, kung paano handumanan itawo sa anang nga pagservisyo. Amoon si manong pinot nga sa anang nga pagtaliwan, hindi gin nako namon malipatan ang nagpasalamat kay kami, mas lalo ako kay wakon hato sa ina kung wakananda ang hindon siguro sa buhay namon nga pag-imaw nga driver na ako, nahatap na nyo na ako na panahato ako at mga nakarangat isaroon ako nga gin tulinan it barangay Tananuti nga ni nga gaon ginaamligan ko umala na nga bisan ka masakit sa barangay nila ginihingad na no? Barangay gilang nakiganin sa katong ay Congressman Castro nga posting nga wa maka kuan paulot na musaw nga kurinti ay ginagamagama namon sa makunong ang mga uana may kuan matana ang kampong hindi pag-inanay kuan ay kalma lang ikaw nga magama namon naman manatana ay gobyerno may kapobra matinapunggan matipirno among itaon sa magala. Ay nung ginagamagaman lang namon yung mga unganag ako nga para nga kung hindi kita maduwa sa puna. Kani nga sa ay manong pinot nga pagtaliwan magapabilin sa mga tao at kanamon nga mga nabilin nga bisan naduwa sa among pranawan daon nga po sa among tagipuson ang anang pangalan at anang hinimuan. Kani sa liwat mayong gati natuntunan. Salamat kap sa imong testimonya sa aton nga himata nga si late former barangay captain Honorable Rufino Ligardo Panoncio Senior. Ang ang ikaywa nga magasaysay amo si former barangay kagawad Honorable LD Ponso Baal. Ipatuloy mo ang yung mga project na itong nga pa agupanga eh man ikaw lang sa bilog ang lihaki so sige nung sige birahan ko na mga outpost mga terminal mga mubra tapos binig proud kita ko sa iya nga man gamay ang budget at barangay 500,000 may madalagan sa kay Ma'am Mayor Etel madalagan sa kay Gobernur. Pag mabutian na nga daon niya man si Toto Castro, si Congressman, automatic, imo na sila ninganga, nga unga naman, last stress pa lang kagahon, kalumpat na sila sa gamotor, sila parwas, or pan kalinog, at dumalak. Grabe, kita ang pag-support na na kay tatay naman, kaya nga, siya pa yung drive, wapat bayad, pero kami mga barangay opisyal, natulinan na lang nga, sige, ang project dyan sa Haina, kay malakat kami, kamo ang matik-over. Bago kami magsaka na sa barangay hall, ang trabaho namon ng mga barangay opisyal, nag-clean linis kami na palibot, ari magasin ng Sir Leo eh. Kaya upod ko nga barangay dati. Nagkagawad, amod si Nangbaneng, Waundri. Nangbaneng. Tambo kita ang natandaan ko yung pinot nga hindi kita gusto nga si Maninetil Madari Pagliyo hindi kita gusto nga mahit ko ang barangay hall palipot hasta ang halinsakit to Buruang ginminting kita mo ng barangay opisyal may krutaruta kami ng pito kada area mo timo ikaw timo ang magmintin at linlinis yan sa binit at karsada mo lang malimpyo katuhuna kaya man may kuta kami nga pito. Yan eh. Hindi ko git malipatan sa ng pinat. Bilip man kami kasi iya kaya wala kit sa kapangakig. Sige lang. Nagwantahan lang nato na kaya amulin na atong budget. Kaya si Doy Pitot ka to, kita ko man. Eh naglima man kami. Utility driver, at least nagtano dahil. At least talaga lang. Eh ako, wala ko natapos akong tatlo ka term kaya man.
naglisensya ako sa iya. Kaya sa Lingkonong, mapamanila siguro ako, kaya daw mapalikta ako sa sundalo. Kaya sige, milong lakat ka timo mo, kaya paluwa po mo ng imong servisyo. Amo to, after 2003, pamanila ako, pagkakuhan, ito mga bilang bulan, magawa naman ako turner. So, amo to, nag-turn off. Uber ako na pag-uli ko. So, kung yun ang pilote, salamat ba, kaya nakabalik mo timo. So, kasi lang, basta ka, servisyo lang nga po kita. Ara nga po na kukasupport sa likod mo. So, hindi ko patugayong gira, kaya daw, namo pa may istorya. Since again, kaya nag-pray-kray kita at gamay. Ayun. Madamo nga salamat, Uncle LD Fonso Boal. Ang sunod nga mag-asay sa'yo, mag-istorya sa iya experience kay Uncle Pinot, ang mo si Uncle Mauring, Mauricio Sabada. Ngayong gabi ka sa tanan. Ako nga nag-ahingayaw ko ng andan na ng maligtatan, panakod. Nauna takon ko nandang nagkakawad. Ibang kami ng Pinot, itong natandaan niyo itong ng eleksyon niya. Ito na ako pa nauna ako kay Kapitan, ang Luan. Ako ay siya katunga Gendro Nana. Ang ginhimo namin katupag na kumpo na yun, kumagang magsesyon kami na payag, nalang sa kami escort. Kada buga nag-sisyon man kami. Tapos, gagahit kami karsana, haliman na sa kalupa, buwan man. Ang madasun niya, kuwana na yung na pangayok kami donasyon sa Luan, Barangay Hall. Mung nintawaan kami. Nagbansin ng pinot tayo na Madalason, nung nagpatindog pa sa mga simbahan, nga dyan naman ang gali siya na pwede sa simbahan. Ang biniksyon. Amo to nang kami man nagtukot kung high school man dyan, ang PTA building. Ako pang kahoy na nang niyukot niya ginuban. Ginsaaw ko man yung kalanggari ang ipogap building. Siguro amo lang ito mo na, katapusan galing namon niya tuwi ba ni tatlong bulan may honorarium kami katulatig tatlong datos katapusan niya taon niya bulan amon niya term tapos ko. Sige, siguro amon na ako na kasaysay ka ninyo ay inambaw, di ba man ang mayang gabi ang ganatong tanay. So, madamong inyong salamat, Uncle Mauring. So, medyo masulusad dya ang iyong experience sa kay Uncle Pinot. So, next nga matestimony ang mga aton nga Municipal Mayor, Honorable Mayor MacArthur Luces Baldimore. Anak nga gabi sa tanan. Kaibahan ko sa pag-abot duri ang aton Municipal Vice Mayor, Aron Bastidas, mga SP members, Daliman. Una, ang nangunting niya pag-abot, itaman niya pag-simpatiya sa pamilya at ligarda ang panunsyo sa pagkaliwa ni Tay Pinot sa karangang kalibutan. So, buhay galing nga nag-opisyal sa barangay, bisan wa pa kami kato sa pamulitika, daan yun si Tay Pinot sa barangay. Una, gusto ko ipabot ang pagpasalamat at local government unit sa pamilya ni Tay Pinot ay kung ikaw isa ka opisyal at barangay ukon na pamilya, nga kinahanglan ka man at pagsuporta at imong bugos nga pamilya ay amo man unsanda ang daw back-up mugit sa pagtuman at imong handom. Kapin pa nagapati ako nga kung gasulod ka sa pamulitika, may approval yun at imong pamilya, imong asawa, imong mga unga, imong mga ginikanan, agang gustong balon kung
nagapasugot ko ng imong pamilya sa imong pagkandidato, daon ko ng andang pagsuporta. Yan sa mga unga ni Tay Pinot, sa nga pamilya, salamat nga gintugutan ninyo si Tay Pinot nga mangin kabahin sa mga pagbulig at pagservisyo sa aton nga barangay. Kung ano ang makita ninyo sa Barangay na Norte, isa doon si Tay Pinot sa mga rason, sa mga programa at mga hanggod nga proyekto diri sa aton sa munisipyo. Si Tay Pinot, karang gaedad-edad yun siya, ag mayor gun ako, naghapit sa permis sa bagay, bisan wa ako, may dagaon sa masaging nga lakatan. So pag-abot namon sa bagay, ginataot-amon nga imaw sa bagay, mana may saging halin kay Tay Pinot. Yan ibisan mga bago ko dyan nga mga manugbantay kong isa sa butika o kung sinidaan sa bagay. At kilaga ginanda si Tay Pinot ay base mong sino si Paringanga. Ito na ta ginadaga pre sa amon ang saging nga iba. Pero daon ta na saging. Oo, mata ni Tay Pinot ginadaga. Oo, base may mga ngagan dyan nga para kanakon ang bunga. So permission nagadagat saging sa bagay. Kung isa ko maaabtan na ako nga daon ako, nag-istorya kami aga ginabalik-balik na kung ginman sa pag-istorya gaong mga ginobra ka tong una, pariho ka kung gahambay siya nga nagakaupod ko no ang tsinila sa pagbalik-balik sa ruha sa Kapitolyo, agod ang heavy equipments at Kapitolyo magpadala duri ang mga road opening sa aton yung mga sityo. Pati man yung mga pagpapader sa mga eskwilahan yung nagapangayo siya it bulig sa governor katong una, mga pagpabukas kaong mga eskwilahan, mga pagpaobra kaong mga tindahan katong una at pagpangayo it mga donasyon para sa patindugan it proyekto it aton nga barangay. So tungod sa anang pagtimakas, sa anang kahugot at dedikasyon, agin sundan it mga masunod man nga ng barangay captain it aton nga barangay, so tanawin ninyo ang aton nga barangay kung nano ka nami managkaraon isagid at hanggod ang bulig ni Tatay Pinot. Sa pamilya it Ligarda, Panuncio, ang tawo giban umalagi giban sa kalibutan. Ang una-una yung si Tay Pinot ka naton. Pero ang anang inagyan, isa ka manami nga inspirasyon at ihimplo ka naton tanan. Una, bilang isa ka mayad nga tatay at aton nga barangay. Ikaywa, bilang mayad at mapinalanggaon nga tatay sa anang mga unga. Ang masunod nga mapinalanggaon man sa bukos nga komunidad. Isa nga nagtatapan ko kay Tay Pinot ang smiling face gidman. Tama gidman siguro si Kapitan Pitot nga wagin man gapangakig. Masa wagin man takon ka bati nga naakig ay kung mag-abot kami sa barangay, nagayuhong lagi ta siya. Yan ni ang positivity at ang makita mo nga approachable lagi ta siya. Yan din manami magbalik-balik sa Haina Norte ay ang barangay captain ka to si Tay Pinot, pirmi ng tanang nga nagayuhom-yuhom. So kung maglibot kami ka to, siya gitaon nagagayad ka namon si Mayor Ethel, pagsunod na akong bilang SB ni Vice Aran, mga iba ko katong mga sa kampanya namon, imo kami nga nagalibot. Siya gitakaon ang sunod ka namon personally sa mga sityo at sa mga barangay at siya man nagaplano kung paano napadaugon ang grupo. Gani si Tay Pinot, isa ka manaming ihimplo paagi sa sinseridad sa pagbulig, wala nagaduha-duha sa pagbulig, kaga diretso imugit siya nga masaligan once na magamba siya nga amudya, ay amugit yaon, hindi kaon magduha-duha. So salamat Tay Pinot sa pagserbisyo mo sa aton nga barangay, kabay nga patawaron ka mahal nga Dios sa imong kasalanan duri ug gakita ug kamo ni Naiming. Amo na siguro atong panumdumo no. Kita na ron ang anang asawa sa pihak na kinabuhi ay
nakita mo na naton kung nano siya ka mapinalanggaon nga asawa ka ang daon ng kanyang asawa. So sa liwat sa pamilya, ang amangkit niya pag buylog sa inyong kalisod, sayod ko nga mga mabakod man kamo sa pagbaton ay awa man ninyo gipabayan si Tay Pinot kung nagamasakit siya o kung bisan wa man siya pag nagamasakit, daon gid jamu nga nagapananga ang nagatipan na kami. Basta na dyan din ang mabisan. Mark, sa imong mensahe, pagsaysay sa mga naagyan mo kay Uncle Pinot. Subong aton nga pamatian ang testimonya man sa aton nga former barangay kapitan at aton nga barangay honorable Sangguniang Bayan member Henry Bacaro Vili. Salamat no instant sa tagbalay sa pamilya ni Tatang Pinot, sa pamilya Bigo Vera Panoncio Ligarda. Mayadayon nga gabi sa inyo tanan. So bilang isa ka pamuluyo sa Barangay Haina Norte ever since ang tatay ko ang si Tatay Pinot mahirup dia. Dahil imaw dia sanda sa pamumulitika. Dahil una ang tatay ko nga naging tinyente del barrio and then ginsundan ni Lulu Adong, ginsundan ni Vicente Macario, sinundan liwat ni Lulu Adong bungos yun dayon si Tatay Pinot, si Tatang Pinot. And then Abilardo, tapos si Nung Junior, sunod ako sa yung mga Tay Picoy. So bilang bata at pumuluyo sa Barangay Haina Norte, nakita ko nga ang kabuot ng dalang mag-asawa. Maangbagay na dadanto ito sa ubos. Kami na, anong ditamon ko sa ginapustuhan namon o health center nga on ang magitay bagay namon on ever since nga gin turnover ni Lula Auring at ni Lulu Abing kay nanay ko. So dyan kami ko nag-star. Kung nanay okasyon ni Tay Pinot at ni Nainay Iming at ni ta namon man sa bagay, hindi doon pwede makakaon ang isa-isa kanandangawa naga ginakangay o gaambitanay. So madala dahil ng Tatang Pinot, Tatang Pinot it tuba. Maamog itawiana nga pangabuhian ever since ito sa ubos, imaw sanda kaong Laurelia. Nga sanda nga taon nga daywa ito ang may bagay at si Lulu Adong. Amo taon sanda ito sa sityo Matamukol. So dyan on kami nagaagi sa Maynapo, patabok sa Taguntun, Palusong. So nakita ko ang sinseridad tama tong ginsaysay ni Kapitan Kagaina nga agni mayor ang aton nga si former kagawad nga hanggod ang contributions ni Manong Pinot diri sa Barangay Haina Norte. Nakita naton ang kaaluan, nakita naton ang mayat na nga pangimuot apang kun buhi ang tawo ang kalibakan yang ang aton nakita. Tama ako hindi? So hindun diri naton na sayran nga gali durong ligasiya ang nahimot isa ka tawo saan nang barangay. Duri nato nakita nga kun sa diin isa gali siya ka maaluan nga tawo. Duro ang anang hinimuan sa Barangay Haina Norte. Sa kalahi tama tong mga opening etron. Pagto sa ulot mambusaw, ang ulot mambusaw na complete ang elementary si Manong Pinot man gihapon kon diyan ang promotor ag si Manang Itel ag sa mayor nga ISB member that time. So nakita naton nga hindi siya it kumbaga hindi siya dalok sa pagserbisyo sa isip na katawo. Sanda nga mga tawo kita mo ang bani Kapitan Kaina nagumpisa sa pinigado ng pagpangabuhi apang naghimakas ang mag-asawa nga mapatapos ang handang unga. Nakita naton kung ano ang mga pangabuhi at ang mga unga at mga karya. So kumbaga nagtanong ka ikapigaduhon, naghimo kat manami sa isig mo katawag, naghimo kat matutom sa imong pagpangabuhi, magaani ka itimaya at parehas karya nga sitwasyon. So kinakita naton kung gaano kaduro ang tawo at manakarya. So nakita naton kung sagiin ang pagpalangga naton sa aton nga former barangay duri sa aton nga barangay. Sa pumuluyo sa aton nga barangay, dapat magkaisa at magpinuligan. Dahil isa kahuwaran nga amay si Manong Pinot
para sa pamilya na sa aton barangay. Pero kita nabatian naton ang testimonya at manakara. Nag-imaw kami sa 2013 nga eleksyon sa bilang punong barangay ako, nagkagawad siya, nagdaog siya bilang tatay ko siya sa barangay. Kung ano ang akong nakakugangan, ginasaway na na ako kaon. Oy, maamo dya ang dapat natong himuon. Hay din kabaga umagang ako, although kapitan ako, kagawad siya, pero mas mahaba ang anang eksperyensya na nahimo sa barangay at ako bata yan. So, tatlo katuhin naman nga pag-imaw, kung isa, may bais-bais. Pero siyempre, hindi ako natin maiwasan sa pamumultika. Bisan magkaiba kami partido, pero ang pagpalangga ni Manong Pinot, kanapon, bilang kapitan, ang kagawad ko siya daon gihapon. Kung isa, ang bago noon ikaw nga, oy, matsasubraw niya o na, matsainit amu o na. So nakita mo kita na ang anang pagbadlong bilang isang katatay. Pero tama to kaginahamba ni Mayor nga, bisan akiguta siya, nag-smile gihapon. Hindi mo timo siya makitaan itkaaki. At hindi mo timo siya makitaan ma, amo diyang waon sa barangay, gapanaw sa kada gahon na hindi ta mabantayan it mga unga na duri, gapanaw sa pagtoyto sa bagay na kita na ito sa may kampo. Mahambay ako din ka naghalin. Mana ulihi ka o timo, tuta ko naghalin sa kanyugan. Ay, kita mo, isa ka magugang ang aralatana nga ginahambay is para makahibayag ka mo, hindi nga pasudlan mo at kunano ng mga bagay nga ipakalainon mo ang ginahambay na ma. Nakita mo nga 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 sara, magtupa sa kanyugan. Kaso lang ang muganing yaon nga. Salamat, Manong Pinot, sa legasiya nga gibilin mo sa Barangay Haina Norte. Salamat sa pagpalangga mo sa katauhan. Salamat nga kabay nga ang imo nga ginpundar duri sa Barangay Haina Norte. Pagadumdumon at pagasunda namon yaon habang kami nagakabuhi nga dari sa pamumulitika. Dahil ikaw isa kahaligi at pundasyon sa pamumulitika nga ginatawag. Dahil ang achievement mo bilang tatay sa Barangay Haina Norte, hindi namon loon matupungan na ikaw ay si Rufino Panoncio Senior. So gani sa tanan ng mga himata, kamag-anakan, kapamilya ni Manong Pinot, ang amon nga pag-simpatiya sa bukos na konseho sang hamindan sa pamumuno sa atong pinalangga ng Mayor Honorable MacArthur L. Valdimar, kag ang amon nga presiding officer, Vice Mayor Honorable Lemuel Arad Bistidas, kag ang bilog bugos nga council, ang amon taos puso nga pag condolences sa inyo ay amon nga ginapaabot. Madamo, gid nga salamat at mayong gabi sa inyo tanan. Salamat SB sa imong testimony. Subo kay bilang meet lang yun et mga nagtestimony sa aton ng about sa sityo Ulot Mambusaw. So may ara kita nga kagawad nga maga testimony man hanin sa sityo Ulot Mambusaw. Honorable Henry Sonio. Medyo gabi ka na katanan, gabi sa tanan yung pamilya ni Nung Pinot. Ang abang ng mga sir na may apat kabagay nga nahimo ni Nung Pinot sa mga sityo nga daw di ko malipatan sa nga siya ginang nagbukas sa apat kabagay sa pagbukas na nga nakadangat ako sa Diyos una sa pag-imitar ng dasin ng iming kanaka nga dahon sa divine, dahon ako sa Divine Mercy. Amo ang una ko nga bilang utang ang kabalaslan ka na. Siya man ang nagbukas ang nga mapatindugan at eskwilahan nga kami nga tagawat mabusaw, tanan kami nga tosawat mabusaw daw ginatawag nga uhaw sa ginatawag ng edukasyon. Kung ay mabuksi at eskwilahan ng uhaw at mabusaw, paagay kayo ng Pinot na buksan. Ang pangatlo, ang dalan, nga sanguna ang among nga dapat yagan kabugat kag pang 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 hakol
para magdagalit among produkto sa Libacaw kami gada sa suba panagaagi. Kaya dito ang nagpapal. Kag ang pangapap ang parte sa mga produkto nga nang bali ako man ang himo nga manugbakal pagi man kay nung pinot. Kung ako isa-isay siguro daw sang una natawag nga ang sityo ulot mabusaw kumplito. Pero masubo nga pagkakumplito kay kumplito nga puro uwa. Way sang simbahan, way sang eskwelahan, way sang daan, way sang nagapamakal sang mga produkto. Tanan-tanan gig puro patiis gid lang. Kung isugit ko kaninyo ang ginupisahan nga kung paano kami nagkilalahan sinong Pinot. Sang una, may leader kami nga Daywa Kabilog, si Nung Lelot, kag si Jaime nga Salvador, parte sa eleksyon. Ako nagkasunod-sunod lang. Ay man nga niya ako't kalibutan kung paano kawa magbuto. Kung sino ang tao among piliun, sunod-sunod na lang ako sa mga leader. Ang natabo, ang Daywa ka leader bilang nagbuka. Kami isang leader nga Salvador, ganit tamo kadayon sa anday nung Pinot. Duro kami nga nagdayon, nagkakaganhon, nag-imbitar imaw nga, amba na sino kaninyo ang gusto magsunod sa Divine Mercy. Why sang may nagsabat, na pinanong-nong ko, ay mangyali ako sa halkon, mauno, paano ang Divine Mercy nga ginatawag, ba man ako adto. Kasi siyempre ako, sa muna, daw, ay mangawa ko sa ginapati nga Ginoo. Dahil, pag ko ginagkaya, wa man takman, kiskwila. Sayon sa akong mga kibahan. Ba, hindi ko ako masulat, tagal, hindi ko pagbasa. Ambot nga ni, haman na kagawad mo takon. Ngayon nga, pagkabot sa oras nga ginimbitar ako, sa tanan kami, ako lang kagsambilog ang nadayon, magseminar sa Divine Mercy. Ngayon nga ni, ay ang ginalikyor to, hindi English. Hay kung English, ay ko ginuli. Isaya ako ang ginatudlo. Sa sagat na yung adlaw ko nga pagpamati, sa pagkamatuodang, diyan nagpailo ang pamatyagan ko. Ang mga ginapanumdum ko daw nagpailo man. Nga sang una, wala ko interes na magpiskwila sa kabataan. Pero nagtubo ang sa akong pamatyagan nga importante ang magpiskwila sa kabataan. Kahit tungod ako man mismo, ginauhaw man mismo sa ginatawag edukasyon. Kaya ang uot mabusaw, hindi man makiskwila, kaya malayo ang eskwilahan. Hindi man makadanggap sa Diyos, kaya ay man simbahan. Kung produkto man, gamay kilang madaga mo, paabot doon kay mga apat na oras ang makabot sa paligyaan. Pero, sang nagbago ang kabuhi ko, nagtubo ang, nagbailo ang pamatyagan ko, bisan ang akong mga pagtratar sa pamilya daw nagbailo, diyan man nagtubo ang akong pag-aom. Nga may madason ba man henerasyon nga dapat tutukan ang mong rason nga daw inabot ako't ganang iskwila at mga kabataan bisang pigado ang pangabuhon. Pagay sa pulig ni nung Pinot, sanda sinang imbing, saan ang pag-imbita. Ngani nga, sa kaduro, hindi maisip ang mga kaayuhan ni nung Pinot nga ako nga ginagilang utang nga kabaraslan nga sa pagkamatuod. Hindi ko mabailuhan ito kwarta. Hanggat ang pagbago sa kabuhi sa mga interes para sa pamilya, hindi mabailuhan ito kwarta. Sa pihak sa ngamang kapikadoon, napiskwila ko may akong kabataan, tatlo man ang natapos, nakatapos, daywa pa ang nag-eskwila at paskadya, pero ewang tuwid pa makatapos sa kalid ang sandilog. Ang hinipo ko, nagka-Christian College ng kadya nga abri pag amo ang naghandom nga lain man niya kurso kuno ana hay kun puro lang sa damistra hay why man ito maminangi ngani nga nagpa-enroll imo to sa UI sa Iloilo private amba ko nga sa private kami eskwela kay kita mo ang negosyo ta daw na gugabom amba na daon man sayang nagapinapangakoan man sa mga magulang ko
testingan dalang ko ay matmaduga kung mag-testing. Ay sige, amba ko. Depende ka niyo kung interesado ikaw. Ang mga anay nga, sa kainong pit, sa kainang ibing, ka kainong pinot, daw ang nga nangapagkabig ka natin, daw bata nang ako. Bisan sa tunga, sa kalsada, pinakamustan ako kaginadapi ang akong abaga. Amba na, Dre, hindi ka magpabaya sa bukid, magbakas ka din. Ngayon nga ginatuman ko man ang anang mga panugyan. Kay imaw ang nagkahit, kanako nga makadangap sa Diyos. Kagdiyan ko nakitaan nga, ipagali nga may Diyos nga ngayon na pati. Kay may mga nagatubo sa pamatyagan takat sa kisipan nga pinaka-importante nga bagay. Kagwa ginapasabi ang sarili nga napatyagan. Amo kailangan nga hindi ko malipatan. Ang una nga natabo nga may nga bilang nakaangkon ako sa pagtuo, naghimo kami simbahan. Siyempre may simbahan, gintinguhaan man ang bisan paano mapista. Natuman man ang kapistahan. Ang leader na mga unang naging sundan ko, daw sinulilot, nagmasakit, si Maynoy Jaime nga Salvador, nakita nang ako nag-asikaso sa pagpatuman at simbahan, naghambal mo ko na ka nga ihado, ikaw lang abi ang mag-leader, mapahuway ako. Ayaw man ako magbalibad, ako ang nag-leader. Leader ko mag-eleksyon. Pero dali ako kay nung Pino. At kay Mayor. Amo to nga pagpista, inlibot-libot ni nung Pino ang among simbahan, hambal na kanakon. Dre, open ka pa. Ang inyong sityo, tinguhaan ta nga mapatindugan eskwelahan. Paghamba na nga patindugan, pagmadasan nga tuig, nga patindugan ng eskwelahan paagi kay Mayor Hinon. Ito yung mga pangayo. Nani nga, amo lang pangayo ako nga bilang kabaraslan kay nung Pinot. Pagkatapos ng may eskwelahan, ang ba nating huantang ang mapuldos inyong dahan? Apat yung kapakay ang inbuksan na sa sityo ulot na pusaw. Di, sa kaway matino na puldos, ang produkto nga dito sa Libakaw nag-agto, ang mga tao, kadurong ang bilog na sityo nakapahuway sa pagkulo. Tungod, ginasaob ko na sa Karapaw, sang Karapaw paabot sa pula. Amo na nga, sapat ka bagay daw puro kay pinaka-importante kag nakita ko nga nakabulig sa tanan na medyo nagkakanhagan gid ang tanan sanda ang nagbukas para magaganhagan ang kahanan sa bukid nga hindi ko malipatan misan no madura man sanda sa pananawan ko pero buhi sa pamatyagan ko kag isip ang andang ginhimo siguro daw way na ako sa kasugpon. Itmana kadya ang negosyo, bisan medyo naghina ang mga negosyo, bunga man sa mga pagtilaw sa among produkto, pero may kabaylo man. Nga, nakapiskwila man ako at ang kabataan. Ang bilog ng pamilya, siguro, naging gabi, nakunta na. Henry Sonio, ang barangay kagawad at sityo ulot Mambusaw. So aton nabatian kung paano naging aktibo, responsable, maluluyon sa tao si Uncle Pinot. Kaya nahatagan niya at oportunidad ang mga tao sa sityo ulot. So sa siningabahin, aton man pamatian si Honorable SB Member Jonathan Guillermo sa iyang testimonya man. Adamo nga salamat SK. Ang aton nga Master of Ceremony sa buong kagabi yun. So unang-una, aton ginabi-abi ang aton nga guwapo. Kag busy mahamot nga Mayor Honorable Mayor Valdemar sa amon man nga presiding officer nga gaarangkada Honorable Aran Bistidas kag siyempre ang mga kaupod ko
si Honorable Mia Destora, Honorable Henry Billy, Henry S. Hertz, SB Honorable Nelda Balacio, Honorable Reggie Bigo, Honorable RJ Villasis, Honorable Ramon Bigo, Honorable Oboy Bisto, sa mga barangay kagawad, ngayon di ko na pag-isa-isaon, headed by our barangay chairman, Simpasi Cobiera. So, ako bilang isang kagumangon, kagbilang isang kamunisipal official sa munisipyo Etamintan, isa man nga may gamay nga i-share. Tungod ako bilang isang karitarado nga soldado, inagtunan ako ni Tiyoon kay tungod si Uncle Pinot, pakaisa ni tatay sa pamilya nga Ligarda. Gani, nagamarka sa ako nga ginabat siyang kaguna-una nga hindi lang Ligarda ang il, nagpapilin ang legasya. Kung sa tiin, ginalay halin sa munisipyo pakatodre sa lokal sa nga barangay na naghatag sa nga certificate nga para batonon sa pamilya. Kagbuhi na ginambal kagay na ni Honorable sa Sonyo, tungod nga sa nga way back 2021 si Uncle Pinot, siya ang nag-invite sa ako ng magpadayagan ako bilang sangguniang bayan. So natingala siguro si Mayor nga man nga nakalabot ang alat ko sa kay Congressman Castro. Kay tungod ang nag-endorso sa akon si Uncle nga Pinot. Nga dayon, gin-endorso ako sa Vice Mayor sa municipality sa Dumalag. So, nagsugot ako. Kay tungod, nabaton ko ang iyang mga advice. Kagang mga legasya nga gin-sugit niya sa akon, panahon ni Governor Bermejo, siya ang nag-accept at isang kayunit na bulldozer. Kung sa din, gin-open niya ang karsada halin sa crossing mulit palusot rin sa Buruang. Nga muna na siya ang mga benepisyo naton nga ginaagyan sa tatlo ka barangay halin sa Luluway, Haina Sur, Haina Norte. So, ang pagpahimo sa mga fence or palibot na ang fence, kung sa English fence, kung sa Ilonggo Gali, Kudal, o Coral. Gitagaan siya sa budget nga gamay, pero na comply niya, na-complete niya. So, ang pagka-complete niya, dito sa gintagaan sa cash reward ni Gobernador Bermejo para nga matapos niya ng ay natapos niya ang kudal sa Bermejo National High School. So subong ang nakabenepisyo halos halin sa Cebu, Manila o dran na nag-eskwela kahit nagdamo ang aton nga estudyante nga nakabenepisyo sa Bermejo National High School. So tungod sa iya nga nagapabilin nga binilin man niya sa akon nga legasya, ang akon nga mahambal kay Uncle Pinot maayo nga legasya kag amoy na ang natawag nga ang kahapon nga legasya ni Pinot. Ngayon ayan nga gabi sa tanan. Madamong salamat SB member
Honorable Jonathan Guillermo. So, aton nabatian at napamatian ang ligasiya sa patag sa sang politika. Ang naging ubra at hinimuan ni late former Barangay Captain Honorable Rufino Panoncio Senior. Gani sa subungation, mamati man kita sa patag at sa iya mga pamilya. Okay. So, sa pamilya ni Uncle Pinot ang bata na, si Auntie Inday Revisencio ang magasaysay. Ang buwag namin kakulit, ang dami na pahambay, siguro kay sa siyam kami. Una, sa kinatawag na kapigaroon, ako lang kulit tatay, ang huwag ako tapak, at kulihiyo. Ang mong inusulit-sulit na tatay ka na akong pelmi. Yan nga daw parehas lang kami, awat, kinapusan, pero ang naging umpisahan, ang naging plan sa politika, daw ako managsawo siguro. Gani nga amon ang ginagawan ko kay tatay, pinaminsar ko kung ano si tatay sa una, halin sa kamay pa ako, agad ako kadumtong, naging kusi ako, ginakigan ako. Amugin na si tatay kabuot, pero suplada o nga na. Bukisan na kasapat pa. Pero bisan amon si tatay, ang anak pirmi ka naman na kinahala, magbakas din lang, kaysa una. Paunahon ang magulang, itang pa-eskwela, kahit kung makatapos ang makatrabaho, hamal na, kulos-kulos lang kung may pa-eskwela. Pero sa sanggang ikalima ako sa crazy kami, ikalima ako. Natuha pa ako sa dayuwa kapatay ng puro babae. Inapinsar ako nga ito nga, paibot-ibot man ako nga. Dahil may eskwela kay college, huwag kita nakahambay si nanay at si tatay. Pero huwag kita po nagalain akong buot, haman. Huwag man kami kinatanaw kay tatay at kay nanay. Nagpaiway lang ako. Sa galing lang dahil ako kamangon nila nasunod. Sanda nakatapos ay kung naging sakim ako o kung mahambal ako nga. Huwag nagpalarias kami o katapos. Yan yung abis na nag-eskwela sanda, nabulayan si tatay at si nanay. Sa siyam kami, ako ginang nauna ng nag-asawa. Kaya naman nga, ang pinakaturo ay nangunga. Pero, bawi ko man gihapon. Ay sa pihak nga, nangpon nga, sa duro man ako nga, sa pito kabilong, daywang ginlang man ang huwag katapos. Ganito ay, kung sadiin ka man manakara, ubay lang kami at imo mga apo. Nga si Nicole, ginatawag mo nga nag-eskwela pa lang, doktora. Doktora Nicole ko no. Tapos, sana ang mga apo nga kanapon. Isang huwag na akong kwarta, ginahambag ko nga, tabi si Lulu Mujing at kwarta. Para ginahimok ko nga on. Nga para, kung matawan, wabi si tatay kwarta. Makita mo yun nga, ang kalipay ka nana. Nga daw sa amuang nagpapagsik ba ka nana? Kung matawan sa bisan, sige ano lang. Kaya bisan kami, nga sa bisan ano naman kaduruhol ka tuong una sa mga ibang nga mga tao nga may daw si tatay bala nagkakahikaw o kung ano bisan pigado. May mga pamatagong tagit nga sa una may mga aplikante. Ginapangsubay ng dali nanay, ginapato sa balay, ginapatulo. Gani nga, sa mga nag-arimiman nga to, may aragit nga nagsundalo, nga as tagit sa tatay napatay, daw sobra pa sa unga na nga, nag-alotment. Hindi yung kanamon, siya naging mayad nga, ginikanan kundi sa ibang man nga pamatanon. Tay, paalam, ubay lang kami. Kung nakita man kami ni nanay, ampo man gihapon himo kami tanan. Kagsubong man sa mga tao na dali man nakariya, may damong salamat. Salamat, Auntie Inday. So subong amon gina-open ang gusto mag-luyag, mag-istorya, parte kay Uncle Pinot. Sino ang gusto nga magpaambit man it iyang testimonya para kay Uncle Pinot? Ari si Auntie Delia
Thumbs up. So masaysay man kuno si Auntie Gilia. Okay no, mayad-ayad gid nga gabi sa aton tanan, labi na gid sa aton nga tatay sang Banwa, no? Honorable Mayor Mac Valdimar, Mayor may gabi sa aton nga Vice Mayor Arandistidas may gabi. SB Inday, SB Guillermo, SB Gigag si SB Reggie, no? Kag sa tanan-tanan nga ari diri, no, kag sa mga upod ko, kag sa SB Bili. Gani sa tanan-tanan nga ari diri subong gabino sa nagtambong sining sa katapusan nga pagdulong naton sa palawayan ni Manong Pinot, no. Gabay na siguro ang akon ma-share. Sa Manong Pinot na dumduman ko ay gambal kay na si Manong Mauring, ang sa akon bali bilang isang kalupo, no? Ang itestimony ko subong 1987, ginaisip-isip ko 1987, 1991, hasta 1992. Dito naalala ko nga siguro ika second term ni Manong Pinot, nagpadalagan. Hindi pa ako kato oo. Tani, ang bali nag-recruit sa amon, kay ang iya to nga mga kagawad, sa una na dumduman ko, sila ni Banning, Inday Shirley, nga time, sila ni, basta o, Perla, hindi ko na siguro kay 1991 mo malawid na siya. Gani, si Lando, isa dito nga kagawad. Si Lototo, Lando Gardosi, Amandra to, no? Thank you, kid. Siya ang nag-recruit kay asawahon. Nya willing, miling na siya magtawag kay asawa. Miling! Ay, si Day Shirley Ara. Pagali, no? Pag si Manang Tilma. Sila mga kagawa doon. Miling, kuwaon ko ikaw nga lupon. Kay kami nga mga barangay official, nag-recruit kami, nagkakuha kami sa tatlo or kada kagawad may ara nga lupon. Nabatian ko sa baba ni Mr. Hambal na sa akon. Pag-abot niya sa balay, Day, inakwa ako nito, tulando nga lupon. Hey, hindi ko nabalibad ako. Haman nabalibad kay. Hindi, kay base siling niya ako. Ako ang lupon sa parangay kag hindi magpahusay ang tao. Nga ako daan, irritable ako. Hindi ako kakontrol. Base isumbag ko siya ginahusay. Pamutobal niya. Gani, ikaw lang. Amo to sinugo niya ako. Kag, kato the time si Manong Pinot ang kapitan. No, nalala ko gina, is 1991. Dira nag-start ang pagkalupon ko. Nadumduman ko itong habang nag-aservisyo kami. Wala kami yung ginabakon niya as a volunteer lupon sa barangay. Ari si Mayor. Mayor Itil pa ina ang Mayor na time. Wala kami. Basta nadumduman ko Manong Pinot, manami ang amon nga relasyon. Bilang isa kalupon, manami ang amon nga relasyon sa barangay. Mga barangay official. Dito last no, naalala ko lang no, nga may problema ara sa dragapungko sa Changini nga nga. I don't know kung ano na to nga year, kung ika-second term na to niya, kung ika-last term na niya to mo. Hambal niya dito sa ako, no, makon manong, na ano ang imo ginaproblema, kapungko siya, pinaipayagin ako. Dali bala di sila niya, Dilya. At tunay dito siya sa barangay. Haman makon na ano manong ang problema ay, ah, iya lang na to sa kabataan siya nga problema. At tulitos niya kagusayon. Oh, dukoy-dukoy man ako man sang akon nga bullpen, kag-akon to nga papel, kay wala pa ka to mga record book. Bit-bit ko man pa kanto sa barangay pagsampot ko yun ito. Naabdan ko ang respondent and complainant. Matuon kin man bata. Isa na dito ang aton anak sang aton nga treasurer. No? Amoy na ang mga problema. Pag-abot ko, ay dadali na malang to kay manami ang amon na pag-intindihan. Ay, haman ma ako ng balko. Pinipi ko ang nanay kag ang respondent kag ng kumplena. Pag-abot ko, haman ma ako hindi masitol ka mo kay Manong Pinot. How kay Kapitan? How? Ay, mga bata, malang dyan inyo problema. Ito, naging pipi ko ang respondent kag kumplena. Dito na ang pawan. Kapag abot sa tong respondent na pinakamay edad sa mga bata,
araman ang tanan ng mga bata. Hanggang ko ay man makon, hindi ikaw mo makon, maka ikaw makon atong respondent na may edad. Ay man makon, to hindi ka gitimo to makabaton, hindi gitimo to makapatawad. Ay makon ang ginuugani na ako nato, makabalo magpatawad. How much more makon kita nga tao lang? Amo to abi sige pikpik. Tapos amo tumangan-angan. Hay makon sa mga bata to nga nakasalakan. Hay makon ini kamo magkadto na kay manong nyo pag magpangayo pasensya. Dito nang naghinaksanay sila ang amo man to ang nanay kag ang nanay sa respondent kag komplenan. Dito nag uli ay ara ta si Manong Pinot. Yati dilya kumusta? Amo gitaon si Manong magambal. Manong makon sa kaluit Ginoo. Naayos ta sanda. Nagpasugot ta sanda makon. Uy, di ko di siya din mayat. Amoy haon si Manong Pinot. Gani nga, I relate to si Manong Pinot. Ginatpananaw ko ang iya nga pag-smile always. Dilya, tano naman na siyang imo baligya. Ay halos adlaw-adlaw ka baligya ako ni Tinulang. Siyempre, amo nang hambal ni Manong Pinot nga maghugod kita. Maghugod, maghugod kita gani. Nakatapos man tanan high school lang ako mga bata. Halos nakakalits man sanda. Taglas din, no? Ay, hindi ko ginmaano malipatan. One week before nga, ginkuha na siya at Ginoo. I'm going to church, no? Morning. Nanaog ako diri kang mag-agi, maskin amo na to adlaw na. Nag-agi ako, nagsulod ako. Galuhigda na siya. Hambal ni Gingging, sinya nang hindi na na siya kabati, hindi na na siya kakilala tao. Pumungko ako sa iya maluyo. Napipi ko siya manong. Akon manong. Kumusta ikaw? Maman amo na gina ikaw pa. Akon manong na niwang iti mo. Dahil mo to. Isang pagambal ko na siya yung akon manong. Doon pinakabisis. Nagtawag ako aras Gingging. Kapagato pa ka rin. Magaling ka siya mo ay na. Ang amo maskin hindi man no. Wala man kami relasyon sa dudugo. Pero ang amo na relasyon sobra pa sa pag-utol. Yes, Manong Pinot. Naglupo na ako 1991 hanggang ngayon ang relasyon namon, no? Hanggang sa kay Kapitan Bira. Ara gihapon ang relasyon. Nami ang himplo nga ginbili ni Manong Pinot, no? Hasta nakaabot kami. Thank you again, James. May ara pa nga winning. Okay, so hasta na lang siguro diri ang aton nga testimonya. Para kay late former Barangay Captain Honorable Rufino Ligarda Panoncio Sr. Sa tanan niya mga kahimata, pamilya, abyan, kaparintihan, kakilala, amigo, amiga, itaton nga namatay nga si late former Barangay Captain Rufino Panoncio Sr. Hantog gid ang iyang pagpasalamat sa inyo tanan. Salamat gid sa inyong pagpamati, salamat gid sa pagtambong sa sini nga gabi. So, dinilang tugtob ang aton nga programa. Maayong gabi sa tanan kag madamo gid salamat.